TR. Love notes, greetings, and requests. Natali sa maling tao. I am a mother of five and married for 25 years now. Our marriage was not that perfect, since we had a lot of arguments with few moments of fun. Masaya kaming mag-asawa sa umpisa. Madalas siyang umuwi ng maaga from work para makagala kami, makapamasyal kahit sobrang busy niya. Lahat halos na mga pwedeng magawa para masulit ang panahon habang magkasama kami, ay nagawa namin. Ngunit unti-unti na siyang nagbabago. Madalas na siyang pagod pag-uwi galing work. Pagdating sa bahay, bihira na lang mga musta. Madalas, TV agad ang pinupunteriya. Di na nga ako tinutulungan sa paghahanda ng pagkain sa mesa. Ako kasi ang palaging nagluluto dahil asa bahay lang naman ako. Walang trabaho. Kara nakapagtapos naman ako ng kolehiyo, pero mas pinili ko ang maging isang ulirang ina. Para maalagaan ko ang mga anak namin, sobrang ginawa ko ang lahat para lang maitaguyod ang pamilya ko. Para kahit papano maipagmalaki naman ako ng asawa ko, kasama ng pamilya ko. Hanggang sa dumating na nga sa punto na bangayan na kami ng bangayan. Hindi na siya umuwi ng hindi lasing. Madalas na siyang nasa labas kesa magstay sa bahay. Nambababae na siya at kahit ilang beses kong nahuli, deny pa rin siya ng deny. Tapos madalas pa akong tawagin, baliw. Ewan ko, DJ ha, alam ko, ang tanging nasambit niya, napapagod na daw siya sa akin. Wala na daw bago sa akin. Ni sarili ko daw ay napabayaan ko na, yun yung laging sambit niya. Sa tingin ko ay nawala na talaga siya ng gana. Hanggang sa nagpalipat na siya ng ibang opisina, somewhere na malaya na siyang magagawa yung mga nais at gusto niya. Buhay binata, samantalang ako, eto, naiwan, kasama ng mga anak ko. Hindi naman kami hiwalay dahil ayaw niya. Ayaw niya pero di ko maintindihan kung bakit patuloy niya pa rin ginagawa ang mga bagay na alam niyang ikakagalit ko at ikakasama ng loob ko. Wala siyang pakialam kahit na lantaran niyang pinapakita sa mga tao ang maling gawi niya. At madalas sabi niya, hayaan mo na siya, hayaan mo na ako. Kasi dito ako masaya. Mahal ko pa rin siya, DJ, kahit sobrang lalim na ng sugat na binigay. Di ko maiwan-iwan dahil naaawa ako, hindi sa sarili ko
hindi rin sa kanya, kundi sa mga anak ko. Ayoko silang mawalan ng ama. Ayokong lumaki sila na di buo ang aming pamilya. Sinubukan ko na lang na magtrabaho para kahit papano, malibang naman ako. Hindi naman niya kami pinababayaan kahit malayo siya. Nasa akin pa rin naman ang sahod niya at saka yung extra allowances niya. Pakiramdam ko nga minsan baka siguro suhol niya para di ko siya iwan. At kahit magpakalayo-layo siya, pabayaan ko lang. Nakabawi ako. Naglibang at nagpaganda. Bumalik siya dito muli. At dito na siya muling pumapasok. Ngunit sa pagkakaakala ko o sa pag-aakala ko na may muli akong babalikan ng asawa ko, yung dating asawa kong matino. Mali pala yung lahat ng inakala ko. Ayaw niya nang nag-aayos ako. Papatayin niya daw kapag may nakita siyang aali-aligid sa akin. At mapapatay daw niya ako kapag niloko ko siya at naghanap ako ng iba. Wala na nga akong kalayaan. Wala na akong kalayaang magawa ang mga bagay na gusto ko para naman sana sa sarili ko. Halos natali pa ako ng husto sa mga pagdududa ng asawa ko. Nagmahal ako at natali sa maling tao. Hindi naman mali ang magmahal ka, Bisyo. Pero sana, yung pagmamahal na may respeto. Hindi ka naman nag-aasawa dahil lang gusto mo. Nag-asawa ka kasi gusto mo ng katuwang sa buhay habang nandito ka sa mundo. Hindi ka nag-asawa dahil gusto lang ng mga magulang mo. Nag-asawa ka kasi gusto mo na hanggat kaya mo pa ay may kasama kang naglilibang, tumatawa, gumagala at nag-i-enjoy sa buhay kasama ng mga anak nyo. Pero yun nga, Kabisyo, respeto lang sana para sa pagmamahalan ninyo, sa relasyon ninyo at sa sarili mo. Kasi kahit papano, asawa ka pa rin niya, tao ka pa rin nasasaktan. Nakadutok pa rin kayo, Kabisyo, sa ating programang LNGR. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala.